Alright, good evening once again mga kapatid. For this video, sasagot naman tayo ng isang tanong. Ang tanong na ito mga kapatid, kusa po siyang nag-message sa aking messenger. At ito po yung kanyang tanong. Here we go, let's go! Ang tanong ay, sir, paano malalaman kung hybrid at native or mix? Magkapareho lang naman, unlike sa red bourbon na makikita sa kulay. Ayan, napakagandang tanong po ito mga kapatid. Ayan, so ang sagot natin dito ay base lamang po sa kaunti ko pong nalalaman patungkol po sa pabo. Ayan, patungkol po sa mga breed, hindi po ako masyadong magaling dyan mga kapatid. May kunti akong nalalaman at ito po yung aking ibabahagi sa inyo. Posible po itong mali at posible rin itong tama. At kung mali man ito mga kapatid, punain nyo po ako at i-comment nyo po sa baba kung ano po yung nararapat at ano po yung tama. At patungkol po doon, paano po malalaman yung hybrid doon sa local or native or mix, ipari-pariho lang yung kulay. Hindi po pariha sa bourbon red na talagang matingkad at kakaibang kulay po talaga. Talagang rare po yung kanyang kulay. Sa pagkakaalam ko po kapatid, ganito po yan. Iwan ko lang kung tama ba ito ha. Punain nyo lamang po ako kung sakaling mali po ito. Ang hybrid, may dalawa po kasi yung hybrid na tinatawag natin. Kumbaga yung isa para po siyang abbreviation sa high quality breed. Ayan, mostly yan, ma-encounter natin yan dito sa Cebu. Ang example yan, balay. Word na balay. Dito yan, tatawagin yan sa amin, sa Cebu. Ay, hindi sa amin kasi taga Mindanao ako. Tapos napadpad lang dito sa Cebu. Tinatawag yan dito sa Cebu, ganun, ayun. Yung balay, yung counting term yan ay bay. Ayan, bay. Dito sa bay. Balay o sabay. Ana, ganun yung pag-pronounce sila. Isa pa, yung example niyan ay acacia. Bababa ako doon sa acacia. Sasabihin nila dito, acacia. Kumbaga, abbreviation, parang kinunti, yung mahabang word, parang kinunti. Ayan, high quality breed, yung tawag, kaya lang tatawagin ng iba, hybrid. Pero ang pinakapunto nun, high quality breed. Patungkol sa pabo, yung tinatawag na high quality breed mga kapatid, yun po yung mga pure line, gaya ng bourbon red. Ayan, pure line, bourbon red, hybrid po yan. Kasi nga, high quality breed. Tapos blue slit, ayan, jersey buff, tapos iba pa, and so on. Tapos may, pag magsesearch naman tayo sa Google, isesearch natin yung hybrid, yung word na yan, ang lalabas doon is dalawang line pinagbangga, yun po yung tinatawag na hybrid. So ayan, yan po yung kunting alam ko po. Iwan ko lang kung tama ba ito, pakikoreksyon na lamang po kung sakaling mali. Willing naman tayong tumanggap dahil may kabubuhan rin kasi ako. Kaya ayan, so ibinahagi ko lang ito dahil tinanong niya ako eh. At naisip ko lang, instead na napakatagal mag-type, gagawa na lang natin ito ng video. Kumbaga, ayan, may content pa ako. So ayan po, dalawang klase, high quality breed at yung hybrid na pwede nating i-google. Ayan, may motor. May dumaan pa na motor. So ayan, bilisan mo, alis ka na, alis. Ayun. Hybrid, high quality breed yung isa. Tapos yung isang hybrid na magugugol natin is yun pong two pure line na binangga natin, yung kanilang magiging anak, yung tinatawag rin ng iba na F1. Iwan ko lang bakit may F1, F2, F3. So, ayun. So, ayun. For example, binangga nila bourbon red sa BAP. So, hybrid po yun. Two pure line, binangga, hybrid po yun. Ang isa pa, bourbon red, binangga sa broad-breasted. Ayun, hybrid po yung magiging anak. So, klaro na yan ha? Diyan muna tayo. Paano malalaman kung hybrid or local or native? Ayan. Correction lamang po. Yung local or native, isa po yan sila. Pero ayun nga, kung ibabase natin sa history, wala pong native na pabo dito sa Pilipinas kasi ang origin
Ang origin po ng pabo ay mula po sa ibang bansa, dinala dito sa Pinas. Kaya walang walang native talaga. Pero ganun pa man, dahil nasa Pilipinas tayo, basta't matagal na po dito sa Pilipinas, mostly tinatawag nila yung native. So kayo na pong bahalang mag-adjust. Mapalukar, mapalukal or native, the same po yan. Kumbaga, resulta po yan ng mga inbreeding na nangyayari mula noon pa. Sa tanong mo kapatid, kung paano natin malalaman yung hybrid sa local turkey, tama po, hindi natin makikilala masyado yan sa kulay. Kasi nga, hindi po sila kagaya ng mga high quality breed na talagang rare po yung kanilang kulay. Yan, lalo na yung mga crossbreeding. Hindi mo na makikilala talaga kung anong pangalan sa kulay na yon, dahil talagang magsisilitawan po yung mga mixing na kulay. Ayan. Para makikilala po natin, sa sisiu mahirap. Pero pag nasa adult stage na po yung pabo, makikilala na po natin yan. Bakit? Yung local turkey, pag babae po, pinakamataas na po yung 3.75. Papalagay na lang natin 4 kilogram. Pero mahirap na po yan. May katandaan na po yan. Madalas po talaga nasa 3.5 yung local turkey. Tapos yung 3.5 nasa edad pa yan kung saan nasa mga isang taon na po. And then yung nasa katabaan na stage niya pa, yung ongoing mangitlog or nag-itlog na po, yung timbang na yun na nasa 3.5. Madalas talaga 3 kilogram. Tapos yung mga bata-bata pa, 2.5. Ayan. Pagdating naman sa lalaki, pag local or native turkey, nasa 7 kilogram lamang po yan kapatid. Pagkatungtong nila ng 1 year old, posible po silang umabot ng 8 kilogram. Yan na po yung pinaka-maximum na timbang ng local turkey. So pagdating dito sa tinatawag natin na, para hindi po kayo malito, lagi kong nababanggit itong hybrid turkey kasi sa taong ito, nagpaparami na po ako ng hybrid turkey. Yay! Ayan! Yan na po yung aking pinaparami. Mostly po sa mga vlog ko po, maririnig niyo na po itong hybrid turkey. Ayan. So, ayun. Ipakita ko na po sa inyo yung dalawang hybrid turkey. High quality breed at saka yung hybrid na binangga na dalawang line. So, sa panahon ngayon mga kapatid, year 2024, siguro, nung mga 2023, ayan, sikat na yan, pero hindi pa masyado. Pero ngayon, papasikatin natin ito. Ayan, dahil isa po sa mga alaga ko ngayon na pinaparami ay yun pong hybrid turkey. So, ang hybrid turkey na sikat ngayon mga kapatid, tandaan nyo po, dalawang pure line binangga, tapos yung resulta, yun po yung tinatawag na hybrid na mas sikat ngayon, is yun pong hybrid na may daladalang dugo ng broad-breasted. Ayan, baka naguguluhan kayo. Maraming hybrid turkey. Dalawang line binangga, hybrid po yan. Pero ang masikat ngayon is yung may daladalang dugo ng broad-breasted. Mapa 50%, mas maganda, malalaki pa kasi yon. 20 to 25, ayan, malalaki pa rin yan. Ayon po sa source na pinagkukunan ko o sa mga nauna na po na naka-acquire na po ng broad-breasted. Kita nyo naman, nakikita ko sa akin sarili, parang huli na ako na naka-acquire ng broad-breasted. Pero okay lang, dahil wala tayong malaking puhunan. Kumbaga, nagsimula po talaga tayo sa local, tapos nag-upgrade ng hybrid turkey, tapos ayan, broad-breasted. So, ayun. Sana tayo. Ayun nga, makikilala po natin ang hybrid turkey na sikat ngayon. Ha? Sikat ngayon. Dahil sa larangan po kasi ng pagpapabo mga kapatid, hindi po sila katulad sa mga labod na kulay po yung pinagbabasihan. Dahil sa ngayon po mga kapatid, sa tulong at awa ng Diyos, tayo mga breeder, pinapakilala po natin sa masa, sa kapwa natin Pilipino, kasi hindi pa po masyadong sikat or kilala talaga ang pabo dito sa Pilipinas mga kapatid.
Ngayon nakikita natin na umaakyat na po, unti-unti na pong umaakyat, tumataas yung demand. Kaya lang hindi pa po, marami pa po talaga ang hindi tumatangkilik pagdating po sa pabo kasi hindi pa po nila masyadong kilala. Ang sikat po talaga ngayon na hybrid turkey, mga kapatid, na tinutukoy ko po is yun pong may daladalang broad-breasted na dugo. Sa hindi pa po nakakilala, ano po itong broad-breasted? Ang broad-breasted po, mga kapatid, isa po ito sa malalaking lahi ng pabo. Tinagurian po ito ng ating ibang kababayan na giant turkey kasi sila po yung malalaking lahi ng pabo. Umaabot po ng iba nito ay nasa 24 kilograms yung lalaki. Ayan. So, kaya lang mahirap para mahihin yung pure na broad-breasted. Kaya sa panahong ito, ang mostly or demand talaga ay yun pong hybrid turkey kasi nasa katamtaman. Kumbaga, yung broad-breasted at saka yung mga local line, yung laki ng katawan ng hybrid na tinutukoy ko po ay nasa gitna. Ayan. Sa babae, nasa 6 kg to 10 kg yung kanyang timbang. Sa hybrid, yung local, 3 kg lang. Tapos pagdating naman sa lalaki, nasa 9 to 14 kg yung timbang ng hybrid. Ayan. Malayo po talaga, malayo po yung diferensya. So, yun po kapatid, sana po nakuha nyo po yung punto. Posibleng mali po ako. Inaamin ko na talaga yan. Posibleng magkamali po ako. Pero base po sa kaunting nalalaman ko, yun po lang kasi yung alam ko. Kasi nga, nagsisimula pa rin lang naman ako sa hybrid at saka sa broad-breasted. Ayan. Makikilala po natin yung hybrid sa local pagdating po sa kanilang timbang. Pero sa ibang aspeto naman, yung tinatawag natin na hybrid, iba na po yun. Ibang usapan na rin yun kasi pagpalagay natin, Jersey Buff, binangga sa Blue Slip, hybrid rin yun. Dalawang pure line, binangga. So, ibang usapan na yun. Dahil, ayun nga, kung gagawin natin yun na mag-breed ng ganun, Blue Slip, ibinangga natin sa Jersey Buff, ang magiging result ng katawan nun ay local na size ng kanilang pangangatawan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang pagpapabo kasi, hindi po patingkaday ng kulay. Kasi karne po yung labanan o yung market ngayon ng pabo. Kaya sikat ngayon ay yun pong hybrid turkey. Kung gusto nyo pong mag-abil ng hybrid turkey, mga kapatid, nagsisimula pa lang kasi ako ngayon, ipon-ipon muna kayo ng konti, ha. Tamang-tama rin dahil baka makapagparami po ako, loobin ng Diyos. Dahil ayan, nagsisimula pa po talaga ako sa pagpaparami ng hybrid turkey. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Sana nakabigay ito ng kaunting impormasyon, lalo na po doon sa nagtanong. Huwag nyo lamang pong sigurong ipagpalagay na tama itong sinasabi ko. Ayun, bagkus sinasabi ko ito nang sa ganun, pwede pa pong makurik yung paniniwala ko or kaunti kong nalalaman patungkol dito. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Maaari po pala kayong magtanong. Nang sa ganun, makagawa rin ako ng iba pang content patungkol po sa pabo. Hanggang dito na lang. Lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.